So hey guys, so today we're gonna talk about the thing that I don't have right now. It's called love, but yeah, that's okay, I still got knowledge about this. But first, we're gonna classify this into three stages. The first stage is the courtship, the second stage is the, you know, the actual relationship, and the breakup if it happens. So we're still gonna talk about that. So let's start sa mga manliligaw dyan, mga lalaki, or sige, let's start with ladies first. Ayun, piliin nyo kung sino yung gusto nung manligaw sa inyo. Hindi naman maganda kasi tingnan kung masabasa ka lang papaligaw kung kanino-kanino, tama? Same din sa guys, okay? Guys, pag manliligaw kayo, ayusin nyo yung sarili nyo. Kasi parang ano yan eh, pangarap na. For you to get your dream, diba dapat you do whatever it takes. So, dapat gawin mo rin lahat. Gawin mo lahat. Gawin mo yung best mo para makuha mo siya. Usually, pag nililigaw ka, diba dapat i-impress mo yun sa yung girl. So, gawin mo yun. Ayusin mo yung sarili mo kung tambay ka dati. Hindi. Ayusin mo, mag-ayos ka. Tapos guys, pag nililigaw kayo, isa-isa lang din. Huwag kayo maglagay ng backup. Kasi pag, in the first place, pag kayo manililigaw, kung wala kayong purpose na in the future, yung maging forever, yung maging term na forever, dapat yun yung i-goal mo. Kasi kung maliligaw kayo for the sake of having a girlfriend, just for having a girlfriend, wala lang din yun, hindi yun mag-last. Kasi hindi nyo ginusto na magtagal talaga. Okay? Same din sa girls. Kung magpapaligaw kayo, dapat isipin nyo rin na yun na talaga siya na talaga. Okay? Kahit minsan talaga masasaktan ka kasi yun nga, umasa ka kasi ibang tao yan. Well, ganun talaga. At least, kung may makamit ka ng ganyan with the same purpose of yours, edi nag-match yung goals nyo. Diba? Edi nagtagal kayo. I mean, edi nag-last kayo forever. Diba? Or for a lifetime. For girls and guys, give the best out of yourselves. As a girls, ipakita nyo yung best nyo para kayo talaga yung mapili. Kayo talaga ipagpatuloy ng guy yung panliligaw sa inyo hanggang maging kayo. Huwag nyo rin naman gawin mabilis masyado for like 1 week tapos maglili kayo na huwag naman ganun. Huwag din masyadong matagal. I-estimate na lang. Nakikita nyo mararamdaman nyo naman yun. Parang ano, parang siyang red string. Diba? Mararamdaman mo naman yun kung siya talaga. But push mo. Okay? For example, ito na. Bating naging kayo na. At last. Guys, as sige, girls mo na girls. Ito na, since naging kayo na, dapat by this time, maging comfortable na kayo sa kanila. Okay, makipag-interact kayo ng maayos. Hindi yung day pong, for example, natanungin kayo kung saan yung gusto kumain. Isabihin nyo kung saan yung gusto nyo mismo. Kasi pag sabihin namin, gusto mo ba kumain? Tapos sabihin mo, kahit saan, ang hirap kaya mag-isip. Tapos pag sinapagsabi, nag-suggest kami na, hindi nyo naman pala gusto. For example, lang to. May gusto mo kumain? Sige, sure! Saan mo gusto kumain? Anyway, babe, kahit saan. Kahit saan? Sige. Kain tayo sa Greenwich? Or sa Pizza Hut, gusto mo? Kahit saan, basta wag lang sa mga pizza. Sige. What if sa Gilligan's tayo? Para may banda, alam mo, nakakapag-shake. Babe, kasi, ayoko na may maingay, ibang maingay yun. Medyo private. Girls, ang hirap kaya mag-isip kung saan lugar, kung anong lugar yung isa-suggest namin kung ganun kayo. Okay? So, ayusin nyo. Sabihin nyo kung anong gusto nyo. Kasi gagawa kami ng paraan. Gagawa naman kami ng paraan para masunod yung gusto nyo. Okay? For the guys naman, ayun na nga. Intindihin nyo rin minsan kasi syempre, minsan may mga girl, may mga bisita sila, alam nyo na yun. So, intindihin nyo rin minsan. So, siguro naman sa process ng paniligaw, malalaman nyo naman kung saan yung talagang gusto nila. Saan yung madalas yung kaiginan, saan yung madalas yung pagtambayan. Alam mo yun, pero hindi rin laging ganun. Mag-isipin kayo ng bago. Every time na, alam mo yun, nakikita mo nagsasawa na siya. Dapat sa relationship, never ever replace your friends with your boyfriend or girlfriend. Kasi once na nag-away kayo, once na nag-break up kayo, sila lang din yung babalikan nyo. Ito pa, isa pa ang problema sa mga guys minsan. Huwag nyo ibalik yung dati nyo before nyo siya ligawan. Okay? Kunyari, naging tambay kayo before, tapos nakita mo siya, tapos umayos ka, inayos mo yung sarili mo. Tapos naging kayo na, naging tambay ka na naman. Huwag yung gano'n, tuloy-tuloy mo kung parang ano yun, parang naliligaw ka pa rin. Okay?
ibigay mo pa rin yung best mo para sa girl na gusto mo makasama habang buhay. Okay? Tapos dapat hindi lang para sa kanya, hindi ka lang mabait sa kanya, hindi mo lang pinapakita yung best mo para sa kanya. Dapat sa ibang tao rin, kasi hindi mo, you'll never know kung minsan sinisilip ka niyan or iniimbestigahan ka kung ano ka ba talaga sa iba, alam mo yun. Tapos sa girls, tingnan niyo yung boyfriend niyo kung sa'yo lang ba siya ganyan or sa lahat ng tao. Kasi alam niyo naman, naka-turn off yung ganun, di ba? Yung masyadong hot yung temper, masyadong short yung temper. Tapos kung kaya niya siya ayusin, pagtulungan niyo. And guys, intindihin niyo rin, dapat magkaintindihan kayo kasi since kayo na nga, dapat magkaintindihan kayo kung ano mga gusto nyo mangyari. Dapat hindi lang kayo mag-isip for short term. Okay? Kailangan mag-isip kayo for long term goals kung ano talagang gusto nyo mangyari sa relationship nyo in the near 3 or more years. Ito pa, make every moment last or make the best out of every moment. Gawin yung, kasi syempre hindi naman all the time magkakasama kayo. Diba? So, every time na magkasama kayo, makipag-interact, huwag laging cellphones. Okay? Huwag laging andyan nga siya, pero wala na. Parang so near yet so far. Huwag ganun. Isipin mo na andyan siya, kausapin mo. Personal, mouth to mouth. Okay? Ayun, talagang first hand, kakausapin mo siya. Huwag lang, andyan na, magkatabi nga kayo. Tapos, chat na, wow, grabe. Kung mag-aaway man, normal yan. Mag-iintindihan na lang kayo. Either side, mauna kayo mag-sorry. Okay, kasi walang natatapos na away sa pagpuro pride yung pinapairal. Okay, ganun lang. Magpakumbaba na lang either side para matapos na kagad. Tapos intindihin nyo kung ano mali nyo. Tapos, ayun, para mag-aayos na. Tapos next time, huwag nyo na gawin para hindi na kayo mag-aaway ulit ng same na bagay. Huwag nyo isipin na pag hindi kayo nag-aaway, abnormal kayo. Okay nga yun. Na hindi yung relationship nyo is iba sa relationship. Well, actually lahat naman ang relationship magkakaiba. So, intindihin nyo lang kung bakit kayo hindi nag-aaway. Well, mas okay nga yun kasi at least hindi nakakarindi yung relationship nyo. Tama? Kung nag-aaway man kayo talagang madalas, okay lang din yun kasi at least alam nyo na nag-grow kayo. Okay? So kung alam nyo na before kayo nag-enter ng relationship na nag-grow na kayo, malamang sa malamang, hindi na kayo madalas mag-aaway. So huwag nyo rin hanapin na bakit hindi tayo nag-aaway. Diba? Huwag nyo rin isipin na abnormal yung relationship dahil hindi nag-aaway. So ano ibig sabihin nun? Naghahanap kayo ng away sa relasyon nyo. Diba? Ang pangit naman nun. Well, actually naranasan kayo sa previous relationship ko. But anyway, yun na nga. Every relationship is different. So, intindihin nyo yung isa't isa. Okay? Kasi ngayon, ito, for example, nag-break up kayo. So, talagang tipong hindi nyo na talaga kaya. Okay lang yan. Break up is not the worst part. The worst part in a relationship is moving on. Kasi, ang break up, yun lang yung moment na yun eh. Mabilis lang na moment siya na natapos na. Okay. So, ito naman, pag sa break up naman, kailangan mag-closure kayo. Parang mga last testament ng relationship niyo, parang ganun. Kung may magagawa pa, pwede niyo pang i-recover. Pero kung talagang naging relationship is talagang war, World War 3, well, wala lang magagawa doon. End it na. Kasi hindi rin magiging masaya yung buhay niyo. Okay? So dapat nagkaroon kayo ng closure. Kasi para to end, to formally end, officially end the relationship, balikan nyo yung friends nyo. Kasi sila yung pinaka-best na lapitan in this generation. Kasi yung parents naman natin, hindi naman the same yung way ng relationships before sa generation na in sa atin. Okay, so may mga parts na hindi nila maintindihan. So, ayun, friends talaga yung best na lapitan. Kaya huwag na huwag yung sila kakalimutan. Alam kasi nila yung gagawin. Okay? Alam nila yung gagawin paano ka mapasaya. Alam nila yung gagawin paano mailabas mo lahat ng galit or hinanakit
or sadness and everything na kailangan mo ilabas from the past relationship mo. Make some time alone, pero not literally alone. Huwag kang mag-stay sa kwarto mo. Kasi yun yung mag-lead minsan, madalas, sa mga darker thoughts. Mag-iisip ka ng konti, dito lang muna ako. Tapos may nakita kang blade, nag-alas-las ka na. Mag-iisip ka pa ng deeper, darker thoughts. Ayun na, alam mo na yun. Huwag mo gagawin yun. Make some time alone. Sa mall, sa park. Alam mo yung may mga nakakita pa rin. Para kung may maisip ka mga hindi maganda, tapos may gagawin kang hindi maganda, mapipigilan ka. Ending the relationship is not the end of the world. Or is not the end of your world. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako mabubuhay nang wala siya. Girl or dude, pinanganak ka nga, wala siya. Nakakahinga ka nga dati, wala siya. Tapos ngayon sabihin mo, hindi mo kaya mabuhay nang wala siya. Put it mo. Kaya mo yan. You just have to be brave enough for you to be able to surpass. Isang challenge lang yun eh. Challenge lang yun sa buhay mo na kailangan mong lagpasan. And isa yan sa mga trials na that will make you stronger. Okay, so gawin mo lang. Ito, surround yourself with happy people, with positive people. Pumunta ka sa mga fiesta, mga concerts, kung may pera ka. Kaya kung broke up at kung medyo hirap tayo, edi bumalik ka sa friends mo. Yung iba, piliin mo yung friends na lalapitan mo. Kasi yung iba may mga sarawin talaga, mga friends, alam mo yun. Inom, tapos, alam mo na. Doon pa naman pag nakakainom ka, doon pa talaga lumalabas yung tawag dito. Doon lumalakas yung loob mo para mas gawin yung mga negative na bagay. Or either way, mas lumalakas yung loob mo na gawin yung mga positive na bagay. So, piliin mo rin yung mga friends na lalapitan mo after ng relationship. Tapos yung mga papakinggan mo music, dapat yung mga lively. Kaya either yung mga praise songs for your church or sa yung mga positive na mga kanta. Like this. Jesus, you are... Or like this. Or like this. Hindi ko na pwede yung tuloy. Kasi baka nga copyright. Anyway, so ayun, still live your life. Your life doesn't end after the end of the relationship. You still have your friends. You still have your family. Ayun, you pa bond you with your family. At yung mga, kung may siblings ka man, laruin mo sila. Kung may aso ka, alam mo, i-cuddle mo. You know, mag-date kayo, mag-family date kayo. So ayun. And it will take some time. Siyempre, depende na rin yan kung gaano nag-last or gaano ka-deep yung previous relationship mo. But that's okay. Take the time to heal, take the time to enjoy, take the time to, you know, surpass everything. So, yun lang. Pinaikli ko lang siya. This is just a summary of my thought. And, well, pinagtataka mo na ngayon, John Ray Reyes, siya nag-request ito. Nagtataka mo na ngayon kung saan ko nalaman lahat ko. Well, this is from my own experience and my friend's experience. So, ayun na nga. Learn from others' mistake para hindi mo na siya kailangan gawin sa buhay mo. Okay? So, ayun. I hope you guys learned something from this video and I hope you enjoy this. Click subscribe or like and request for more videos or rants like this. Well, thank you for watching and goodbye!